nagmamadali si Julius sa kanyang pagmamaneho para makaabot sa kanyang meeting sa oras na mga oras na yun. Isang sikat na negosyante si Julius, kaya kaliwat kanan ang meeting niya. At dahil nga late na siya ng 10 minutes sa meeting niya sa isang may-ari ng mall, napagdesisyon na ni Julius na sa plaza na lang dumaan. Mas mapapadali kasi ang negosyante kung sa plaza siya dumaan. Samantala, sa plaza, isang munting bata ang masayang naglalako ng mga rosas at sampagita. Sampagita! Rosas! Sampagita! Rosas kayo dyan! Munting sigaw ng batang babae na si Ayla. Naglalakad lang si Ayla habang bit-bit ang tatlong rosas na dala niya nang biglang isang magarang kotse na mabilis ang takbo ang papunta sa kanya. Mabuti na lang at agad itong nakita ng bata, kaya naman nakaatras siya. Nagkaproblema lang nang maagasgasan ang kanyang tuhod nang napaatras siya sa isang bato. At dahil bata pa nga si Ayla, ay sunod-sunod na luha ang lumabas sa kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang sugat sa tuhod. Samantala, ang lalaki naman sa loob ng kanyang kotse na si Julius ay hindi mapakali nang makita sa loob ng kanyang sasakyan ang batang muntik niyang masagasaan. Umiiyak ito, kaya kahit alam ni Julius na late na siya sa kanyang meeting, walang pagdadalawang isip na bumaba siya sa kanyang kotse at lumapit sa batang babae na ngayon ay umiiyak. Shh, let me bring you to the hospital. Okay? Sorry talaga ah. Malambing na usal ni Julius sa batang babae. Nag-angat ng tingin ang batang babae sa binatang muntik na siyang masagasaan. Para namang may humaplos sa puso ni Julius nang makita ang luha na tumutulo sa mata ng bata. Para siyang nakaramdam ng kirot. Saan ang masakit? Malumanay na tanong sa batang babae na hanggang ngayon ay tulala pa rin habang nakatingin sa kanya. Umiling ang bata. Naramdaman naman ni Julius ang takot sa mata ng bata habang nakatingin sa kanya. Kaya walang pag-aalinlangan na naglahad ng kamay si Julius sa batang babae. Huwag kang mag-alala. Mabait akong tao. Ako nga pala si Julius Salazar. Ikaw, anong pangalan mo? Napangiti si Ayla pagkatapos magpakilala ni Julius. Kaya sumama siya sa binata. Inalalaya naman ni Julius si Ayla hanggang sa makapasok sa kotse niya. Pero bago pumunta sa ospital, tumawag muna si Julius sa kanyang sekretary na hindi na siya matutuloy sa meeting dahil sa mas importanteng bagay. Yeah, postpone it. Mas may importante akong aasikasuhin ngayon. Nakangiting wika ni Julius habang may kausap sa kanyang cellphone. At sinabi niya yon nang hindi inaalis ang tingin sa batang babae na ngayon ay nakatulog na habang nasa loob ng kotse niya. Sa kabilang banda, taranta at naiiyak naman na pumasok ang inang si Carla sa ospital kasama ng kaibigan niyang si Cheska. Hindi alam ni Carla kung paano hihinga ng normal gayong nalaman niyang sinugod ng kung sinong tao ang anak niya dito sa ospital. Nasaan ang anak ko? Nasaan na si Ayla? Lumuluhang tanong ni Carla sa mga doktor sa ospital. Miss, don't worry. Gasgas lang naman po ang nakuha ni baby at natutulog na po siya ngayon. Kalmadong usal ng nurse kay Carla. Sinamahan ng nurse si Carla hanggang sa makarating sa kwarto kung nasaan si Ayla, ang kanyang anak. At tulad nga ng sabi ng nurse, mahimbing na natutulog ang anak niyang si Ayla. Pero bilang ina, hindi maiwasan ni Carla ang mag-alala para sa kanyang anak. Si Ayla lang ang bukod-tanging pamilya niya, ang nag-iisang kayamanan ni Carla. At kung may mangyari man na masama sa kanyang anak, alam ni Carla na ikamamatay niya yun, na hindi niya kakayanin. Dahil para sa inang si Carla, simula nang dumating si Ayla sa kanyang buhay, wala nang mas importante pa sa kanya kundi ang kanyang anak. Si Ayla ang buhay ni Carla. Abala si Carla sa paggawa ng bouquet flowers kanina nang puntahan siya ng kaibigang si Cheska para sabihin na sinugod daw si Ayla sa ospital ng lalaking muntik nang masagasaan ang anak niya. Kaya dali-daling pumunta si Carla sa ospital para tignan kung ano ang nangyari sa anak niya. Bes, kumalma ka. Baka ikaw naman tong ma-ospital niyan eh. Nag-aalala ang usal ni Cheska sa kaibigang si Carla na nagbalita sa kanya na nandito nga si Ayla sa ospital. Umiling si Carla sa kaibigan bilang sagot, sabay punas ng kanyang mga luha sa mata. Paano ko kakalma kung nandito sa ospital ang anak ko? Naiiyak na sagot ni Carla kay Cheska. Napahinga naman ng malalim si Cheska. Alam niyang nag-aalala ang kaibigan niya sa anak nito na hanggang ngayon ay mahimbing pa rin na natutulog.
Magsasalita pa sana si Carla nang biglang isang baritonong boses ang sumingit sa kanya. Sabay na palingon si Cheska at Carla sa pintuan kung saan pumasok ang isang gwapo at binatang lalaki. Hindi alam ni Carla paano magre-react sa oras na yon. Para siyang naestatwa nang makita ang mukha ng lalaki. Maraming tanong ang biglang sumagi sa isip niya. Carla? Tila gulat na banggit ni Julius sa babaeng nasa loob ng kwarto ngayon ng batang muntik niyang masagasaan kanina. Lumuluha si Carla nang makita si Julius. Kaya naguguluhan man, isa lang ang sigurado si Julius sa oras na yon. Ano? Hindi natapos ni Julius ang dapat niyang sasabihin nang biglang isang munting tinig ang nauna sa kanya. Mama? Tawag ni Ayla sa kanyang ina na si Carla sa maliit na boses. Lapis-labis naman ang kabang nararamdaman sa mga oras na yun ni Carla. Maliban sa pagtawag ni Ayla sa kanya ng mama sa harap ni Julius, ramdam na ramdam din ni Carla ang matatalim na titig ni Julius sa kanya. Mama? Muling tawag ni Ayla sa kanyang ina nang hindi ito sumagot. Yes, baby ko? Gutom ka ba? Malambing na tanong ni Carla sa anak. Dahan-dahang tumango si Ayla sa tanong ng kanyang ina. Opo, mama. Fried chicken po, please. Mama? Nakangiting sagot ni Ayla kay Carla. Tumango si Carla. Sige, baby. Bibili lang muna si mama, ha? Usal ni Carla sa anak. Sabay talikod niya dito, sininyasan niya muna si Cheska na bantayan si Ayla. Bago siya buong pusong humarap kay Julius. Mag-usap tayo. Wika ni Carla sa binata. Tumango si Julius kay Carla bilang tugon. Sabay labas nila ng kwarto ni Ayla. Pero hindi pa tuluyang nakakalakad palabas ng ospital si Carla nang hinagit siya ni Julius para pigilan. Anak ko siya. Mariing wika ni Julius na nagpatigil kay Carla. Hindi yung tanong. Dahil base sa mga mata ni Julius, siguradong sigurado siya sa sinasabi niya. At sa mga oras na yon, isang bagay lang sigurado si Carla. At yun ay wala siyang kawala sa binatang negosyanteng si Julius. Hindi alam ni Carla kung paano sasagutin ang sinabi ni Julius. Pero sa mga oras na yon, wala na siyang hindi dapat sabihin sa binatang negosyante. Dahan-dahang inangat ni Carla ang kanyang tingin kay Julius. At buong puso niyang sinalubong ang mga tingin nito. Tingin na halatang may galit. Tingin na halatang may pangungulila. She's my daughter, Carla. Tama ba ako? Diba? Anak ko siya? Tumango si Carla, sabay punas ulit ng kanyang mga luha na unti-unting tumutulo sa mga mata niya. I'm sorry. Hindi ko to ginusto. Hindi ko siya gustong ilayo sa'yo. Naipit lang ako. Patawarin mo ko. Naluluhang usal ni Carla kay Julius. Gusto ni Julius na magalit sa dalaga sa ginawa nitong pagtago kay Ayla sa kanya. Pero imbis gawin yun ng negosyante, humakbang sa palapit kay Carla. Sabay yakap niya sa dalaga. Naiintindihan at alam niya kung bakit yun ginawa ni Carla. Hindi agad nakagalaw sa gulat si Carla dahil sa ginawang pagyakap ni Julius sa kanya. Pero sa kabila nun, hindi kayang umalis ni Carla sa pagkakayakap ni Julius. Pero dahil sa pagyakap ng binata kay Carla, muling nanumbalik sa alaala ni Carla ang araw na naghiwalay sila ng binata. 7 taon na ang lumilipas dahil sa ina ng lalaking mahal niya. Alam na ni Carla noon na buntis siya, pero dahil sa takot sa ina ni Julius, kahit masakit at mahirap para kay Carla, kailangan niyang itago kay Julius ang pagdadalang tao niya. Maghiwalay na tayo. Mariing wika ni Carla kay Julius. Umiling si Julius sa kanyang nobya bilang sagot. Ayoko. Hindi pwede. Huwag naman ganito, love. Si Mama. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag mo lang akong iiwan. Pakikiusap ni Julius kay Carla. Umiling-iling si Carla. Wala nang patutunguhan to. Kahit anong pilit natin. Alam natin pareho na kailanman hinding-hindi ako magugustuhan ng mama mo. Desididong sagot ni Carla kay Julius. Mahal ni Carla si Julius. Pero sa oras na yon, sarili ni Carla at ang anak niya na nasa sinapupunan niya ang kailangan niyang piliin. Kung si Carla lang, kaya niya tiisin ang pang-iinsulto ng mama ni Julius sa kanya. Pero ibang usapan na ang anak nila ni Julius. Kaya kahit mahirap para kay Carla, nagdesisyon siyang iwan si Julius kahit mahirap at masakit.
Ilang minuto ring nagtagal si Julius at Carla sa pagkakayakap. Hanggang si Carla ang naunang bumitaw. Ngumiti siya at humarap kay Julius. Bumili na tayo ng fried chicken para makilala ka na niya. Nakangiting wika ni Carla kay Julius. Napangiti naman si Julius sa sinabi ni Carla. Kaya sabay silang pumunta sa fast food chain dalawa para bumili ng fried chicken na siyang request ni Ayla sa kanila, ng anak nila. Pagbalik sa ospital, sabay pumasok si Julius at Carla sa kwarto ni Ayla. At nadatnan nga nila ang anak nilang naglalaro ng kanyang manika. Tumingin muna si Carla kay Julius bago siya tuluyang lumapit sa kanyang anak. Baby, ito na ang fried chicken mo. Wika ni Carla kay Ayla. Matamis naman ang ngiti na sinalubong ni Carla ang kanyang ina dahil sa fried chicken na dala nito. Yay! Thank you, Mama! Masayang sagot ni Ayla sa kanyang ina. Umupo si Ayla sa upuan para mas makaharap sa anak. Baby, may sasabihin si Mama. Saad ni Carla sa kanyang anak. Taka at naguguluhan man ay tumango pa rin si Ayla sa kanyang ina bilang sagot. Ngumiti si Carla sa kanyang anak. Sabay turo ni Carla kay Julius. Do you know him, right? Tanong ni Carla kay Ayla. Dahan-dahan na tumango si Ayla sa kanyang ina. Siya pong bayani ko, Mama. The one who helped me para makapunta dito sa ospital. Nakangiting tumango si Carla sa anak. Yes, baby. Hindi lang yun. Listen to Mama, okay? Saad ni Carla. Tumango si Ayla. Hinawakan muna ni Carla ang isang kamay ng anak bago tuluyang magsalita. Remember what I told you before? That someday, makikita mo rin si Daddy. Nakangiting tumango ulit si Ayla sa kanyang ina bilang sagot sa tanong nito. He's here, anak. Nandito na si Daddy. And that guy, he is Julius Salazar. Siya ang daddy mo, baby. Naiiyak na tugon ni Carla kay Ayla na ngayon ay nakatitig kay Julius. Naguguluhan man at wala pa masyadong maintindihan si Ayla, agad na tumulo ang luha ng bata na si Ayla dahil sa mga oras na yun, isa lang ang sigurado si Ayla sa mga sinasabi ng kanyang inang si Carla. At yun ay ang daddy niya ang lalaking nagdala sa kanya dito sa ospital. Walang pag-aalinlangan na lumapit si Julius sa kanyang anak. Sabay yakap niya kay Ayla. Agad naman siyang niyakap ni Ayla pabalik habang wala pa rin tigil sa pag-iyak. Daddy, akala ko po matagal pa kayo. Utal na wika ni Ayla sa kanyang ama. Kahit umiiyak, hindi ito naging hadlang kay Julius para kargahin si Ayla. Wala na bang magawa si Carla kundi pagmasdan ang kanyang mag-ama. Naiiyak na rin siya. Pero agad itong pinunasan ni Carla para mag-focus na tumingin kay Julius at Ayla. I'm sorry. I'm sorry. I didn't know, baby. Hindi ko alam. Wala akong alam. Sunod-sunod na sabi ni Julius sa anak habang patuloy pa rin sa kanyang pag-iyak ang negosyante. Huwag niyo na po kaming iwan ni Mama, ha? Daddy, please. Pakiusap ni Ayla kay Julius na ikinatingin ng negosyante kay Carla na ngayon ay nakangiting nakatitig sa kanilang dalawa ni Ayla. Bago sagutin ng anak, seryoso munang tumitig si Julius kay Carla. Yes, baby. Hindi na. Hindi na ako aalis. Sasama ka sa akin. Doon tayo titira sa bahay ko. Gusto mo ba yun? Tanong ni Julius sa anak. Agad-agad tumango ang bata sa sinambit ng ama na siyang ikinatigil ni Carla. Umiling si Carla. Please, Julius, bisitahin mo siya kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Huwag mo lang siyang ilayo sa akin, please. Nagmamakaawa ako. Si Ayla na lang ang meron ako. Kinakabahan na usal ni Carla kay Julius. Tipid nang umiti si Julius kay Carla. Sino bang nagsabi na si Ayla lang? Siyempre, kasama ka, Carl. Ikaw at si Ayla. Doon na kayong dalawa titira sa akin. Sagot ni Julius na siyang nagpatahimik kay Carla. Walang balak na itago ni Carla si Ayla sa pamilya ni Julius. Pero dahil sa takot ni Carla na madamay ang kanyang anak sa inis na nararamdaman ni Doña Martha tuwing nakikita siya, ay pinili na lang ni Carla na itago si Ayla sa lahat. Ina lang si Carla. Ina lang siya na gustong protektahan ang kanyang anak. Ina lang siya ni Ayla. Abala si Julius sa pakikipaglaro sa kanyang anak na si Ayla nang mapansin ni Julius ang pananahimik ni Carla. Kaya saglit muna siyang tumigil sa pakikipaglaro kay Ayla
bago nilapitan ang kanyang dating nobya. Anong iniisip mo? Takang tanong ni Julius kay Carla. Umiling si Carla kay Julius bilang sagot. Iniisip ko lang na siguro. Kung hindi ako naduwag nun, malamang hindi kayo nagkalayo ng anak natin. Sagot ni Carla kay Julius na nagpangiti sa negosyante. Napangiti si Julius nang sabihin ni Carla ang salitang anak natin. Parang may humaplo sa puso ni Julius nang sabihin yun ng kanyang dating nobya. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Takang tanong ni Carla kay Julius dahil sa nahalata ng dalaga. Ang saya sa mukha ni Julius pagkatapos niyang magsalita. Umiling si Julius bilang tugon sa kanyang dating nobya. Nothing. Kinikilig lang ako ng sinabi mong anak natin. Diretsong sagot ni Julius na nagpatigil kay Carla. Hindi na nagulat si Carla sa agara na pagsagot ni Julius sa tanong niya. Dahil noon pa man, prangka na talaga si Julius magsalita. Sasagot pa sana si Carla sa sinabi ni Julius nang muling magsalita si Julius na nagpatahimik kay Carla. I know past is past. Tapos na ang nakaraan. At hindi na dapat kailanman balikan pa yun. Pero gusto ko lang sabihin na proud ako sa'yo. Oo, 7 taon ang nasayang. Pero nakakabilib ka, Carl. Dahil kinaya mo. At alam kong huli na. Pero sana patawarin mo ko. Patawarin mo ko nun para sa mga panahon na hindi ko nagawang iligtas ka kay Mama. Hindi alam ni Carla kung paano magre-react sa sinabi ni Julius. Kaya imbis na sagutin ang sinabi ng kanyang dating nobyo, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakangiting nakatingin sa negosyante. Akmang muling magsasalita pa sana si Julius nang biglang bumukas ang kwarto ni Ayla kung saan pumasok ang doktor ng kanilang anak. Good morning, Mr. Salazar. One more test para kay baby. Then pwede na po siya i-discharge bukas. Wika ng doktor na nagpangiti kay Julius at Carla. Pagkatapos sabihin ng doktor ang magandang balita, saglit na nagpaalam si Julius sa kanyang mag-ina para puntahan ang isang kaibigan. So, kumusta? Anong plano mo sa mag-ina mo? Tanong ni Alan kay Julius. Si Alan ay kaibigan ni Julius at habang abala pa si Julius sa kanyang anak na nasa ospital pa, si Alan muna inuutusan niyang mga laga sa kanyang kumpanya. Hindi agad nakasagot sa tanong ni Alan ang negosyanteng si Julius. Dahil alam na negosyante na hanggang ngayon, wala pa rin siyang planong naiisip para sa kanyang mag-ina. Don't tell me wala ka pa rin naiisip? Tanong ni Alan kay Julius. Tumango si Julius bilang sagot kay Alan. What? Bro, akala ko soldier tayo dito. Boy Scout, dapat handa ka parati. Pero sige, maliban dyan. May gusto pa akong malaman. Anong pakiramdam mo nung maling makita ang dati mong reyna? Pabirong tanong ni Alan kay Julius. Kunot noon na tumingin si Julius sa kaibigan dahil sa tanong nito. Kailan ka pa naging chismoso ha? Iritang tanong ni Julius kay Alan. Ngumiti naman ang mapang-asar si Alan kay Julius. Ngayon lang. So sagutin mo na. Anong pakiramdam na muli mo siyang makita ha? Huminga ng malalim si Julius kay Alan bago seryosong sinagot ang tanong ni Alan. Masaya? Oo. Masaya akong makita siya. At magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ko siya na-miss. Dahil aminin ko man o hindi, alam ko sa sarili ko na-miss ko siya. Sagot ni Julius kay Alan na siyang nagpangiti kay Alan. So you mean, mahal mo pa? Pabirong tanong ni Alan kay Julius. Bago sagutin ang tanong ni Alan, tipid na umiti si Julius sabay tunggan niya ng rum na nasa baso niya. Mahal? I honestly don't know, bro. Pero isang bagay lang ang nasisigurado ko ngayon. I will protect her and my daughter sa kahit kaninong tao. Kahit sa mama ko pa. Seryosong sagot ni Julius kay Alan na nagpatahimik sa kanyang kaibigan. Samantala sa ospital. Abala sa pagbabantay si Carla sa kanyang anak na natutulog ngayon kasama si Cheska nang biglang nagsalita si Cheska na nagpatigil kay Carla. So paano yan, Bes? Doon na ba talaga kayo titira sa bahay ni Julius? Pagkalabas na pagkalabas ni Ayla bukas? Nagkibit balikat si Carla. Hindi alam ni Carla kung ano ang dapat niyang isagot sa kaibigan. Hindi ko alam. Ayoko naman na ipagkait sa kanila ni Ayla yung pagkakataon na magkasama. Karapatan nila yun. Sagot ni Carla kay Cheska. Pero paano ka? Mahal mo pa ba?
Tanong ni Cheska na nagpatahimik kay Carla. Tikom at tumahimik lang si Carla, imbis na sagutin ang tanong ng kaibigan. Dahil sa oras na yun, isang bagay lang ang masisigurado ni Ayla. Masaya siyang makitang muli ang dating nobyo na si Julius. At masaya siya na sa wakas, finally, wala na siyang tinatago sa anak niyang si Ayla. Na sa wakas, nakilala at makakasama na ng anak niyang si Ayla ang papa niyang si Julius. Discharged na si Ayla, ang araw na pinakahihintay nila. Pero bago tuluyang dalhin ni Julius ang kanyang mag-ina sa kanyang bahay, gusto munang dalhin ni Julius si Ayla at Carla sa mall para saglit mag-bonding kasama nito. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman ng negosyante ngayon habang kasama si Carla at ang anak nilang si Ayla. Papunta sila ngayon sa mall para mamasyal. Ayaw pa nga sana ni Carla na pumayag dahil kakalabas lang ng anak nila galing sa ospital. Pero buti na lang at napilit ni Ayla ang kanyang ina, kaya sila nandito ngayon. Tsaka gusto ng negosyanteng si Julius na bumawi sa anak para sa mga panahon na wala siya sa tabi nito at ni Carla. Baby, pupunta tayo sa mall, okay? Gusto mo ba? Tanong ni Julius sa anak nilang si Ayla. Nakangiting tumango si Ayla sa kanyang ama bilang sagot. Daddy, uuwi po ba tayo sa bahay pagkatapos natin sa mall? Inosenteng tanong ni Ayla kay Julius. Natigil sa kanilang paglalakad papasok sa mall si Julius at Carla. Dahil sa tanong ni Ayla, nagkatinginan si Carla at Julius sa isa't isa. Hindi alam ni Carla kung ano ang isasagot sa anak na si Ayla sa tanong nito. Ni hindi nga siya nasagot sa sinabi noong isang araw ni Julius sa kanya na silang dalawa ng anak ang titira sa bahay ng dating nobyo kasama siya. Tapos ngayon, itatanong pa ni Ayla kung uuwi na ba sila sa bahay kasama ang daddy nito. Baby, kasi, Mama, ihahatid po ba tayo ni daddy sa house o sa kanya na tayo titira? Muling tanong ni Ayla sa kanyang ina nang hindi ito nakasagot. Baby, kasi, hindi muling natapos ni Carla ang kanyang gustong sabihin nang unahan na siya ni Julius na magsalita. Anything you want, baby. Gusto mo ba sa bahay na tayo tumira? Sa bahay ko? Malambing na tanong ni Julius kay Ayla. Agad-agad tumango si Ayla sa kanyang daddy bilang sagot bago muling ituon ang tingin sa kanyang ina. Mama, sa bahay na po tayo ni daddy titira ha? Mama ha? Malambing na pakiusap ng 6 na taong gulang na si Ayla sa kanyang inang si Carla. Hindi agad nakasagot si Carla sa pakiusap ni Ayla. Bilang ina na ngayon ay nakikita ni Carla ang kislap sa mga mata ni Ayla habang nakatingin sa kanya, alam ni Carla na magiging masaya ang anak niya kung pumayag siya. Kaya walang pagdadalawang isip na huminga ng malalim si Carla bago dahan-dahang tumango sa anak. If okay sa daddy mo na ihatid tayo, doon na tayo titira sa kanya. Okay rin sa akin, walang problema. Sagot ni Carla sa kanyang anak na nagpangiti kay Ayla. Daddy, okay lang sa'yo, diba? Na doon kami matulog ni Mama sa house mo po. Doon na kami titira po. Inosenteng tanong ni Ayla kay Julius. Ngumiti si Julius sa kanyang anak bilang tugon. It's my pleasure, baby. Kung saan ka masaya, baby. And besides, pangarap ko rin to. Ikaw, ang mami mo, kasama ko sa isang bahay. Masaya at buong pamilya tayong tatlo. Sagot ni Julius kay Ayla na siyang nagpatigil kay Carla. Hindi alam ni Carla kung paano magre-react sa sinabi ni Julius. Kaya imbis na magsalita, pinili na lang ni Carla na manahimik hanggang makapasok silang tatlo ng tuluyan sa loob ng mall. Nakarating na silang tatlo sa loob. At dahil sa excitement na nararamdaman ni Julius sa mga oras na yon, ay halos bilhin na ng negosyante ang lahat ng damit at pambabaing laruan na makikita ng kanyang mga mata na bagay at sigurado siyang magugustuhan ng anak niyang si Ayla. Kunot noon naman na tinitigan ni Carla si Julius habang pinagmamasdan niya ang dating nobyo sa ginagawa nitong pagbili ng kahit na ano. Tama na yan, sobra na yan. Pigil ni Carla kay Julius na akmang kukuha ulit ng laruan ang negosyante. Tipid lang nang umiti si Julius para sa dating nobya. It's okay. Gusto ko lang bumawi sa kanya, Carl. Kulang pa to sa ilang taon akong nawala sa tabi niyong dalawa. Kalmado pero nakangiting sagot ni Julius kay Carla. Akmang sasagot pa sana si Carla kay Julius nang biglang nagsalita ang kanilang anak na pareho nilang ikinatigil dalawa.
Sabay na lumingon si Julius at Carla sa kanilang anak na ngayon ay inosenteng nakikinig sa kanilang dalawa. Baby, gusto mo ba lahat ng pinamili ni Daddy for you? Nakangiting tanong ni Julius kay Ayla. Walang pagdadalawang isip na tumango si Ayla kay Julius bilang sagot. Sabay yakap ni Ayla sa kanya na nagpangiti kay Carla. Napansin naman ni Julius ang pagngiti ni Carla habang nakatingin sa kanila ni Ayla na magkayakap. Kaya pagkatapos ni Ayla na yakapin si Julius, ay agad na humarap si Julius sa dating nobya. Umakbang palapit si Julius kay Carla. Sabay bulong niya sa tenga ng dating nobya. Babe, I will let you control later. Huwag lang muna sa pultong to. Mamaya, sa kwarto nating dalawa. Pwede ba? Nang aakit na wika ni Julius kay Carla na nagpatigil sa dalaga. Hindi alam ni Carla kung paano sasagutin ang sinabi ni Julius. Kaya imbis na sumagot ay nanahimik na lang si Carla. Hindi naman mapigil ni Julius na mapangiti nang makita ang pagpula ng pisngi ni Carla pagkatapos niya itong biruin. Alam ni Julius na sinabi niyang naguguluhan pa rin siya sa nararamdaman para sa dating nobya. Pero sa mga oras na yun, isang bagay ang napagtanto ni Julius at yun ay hindi niya muling kakayanin na mawala ang dating nobya sa kanya. Pati na rin ang anak nilang si Ayla. Kung noon walang nagawa si Julius para panatilihin si Carla sa tabi niya, ngayon sinisigurado na ni Julius na hindi na mawawala sa paningin niya ang mag-ina. Samantala, ilang oras din ang tinagal nilang tatlo sa mall, kaya pagkatapos nilang kumain sa isang restaurant at mabili lahat ng gusto ni Julius para sa anak, ay dumiretso na silang tatlo sa parking lot. Pero hindi pa tuluyang nakakasakay ng kotse silang tatlo, nang biglang magsalita si Ayla na parehong ikinatigil at ikinagulat ni Julius at Carla. Mami, Daddy, gusto ko po ng baby brother, gusto ko po ng kapatid. Tulala at wala sa sarili si Carla hanggang makarating silang tatlo sa bahay ni Julius. Pagpasok na pagpasok pa lang nila sa loob ng bahay ng dating nobyo, bakas na ang tuwa sa mata ng anak nilang si Ayla. Ibang iba ito sa tinitirhan nilang mag-ina, kaya hindi maiwasan ni Carla na matuwa para sa kanyang anak. Daddy, where is my room po? Inosenteng tanong ni Ayla kay Julius. Ngumiti si Julius sa kanyang anak bilang sagot. Sa tabi ng room ni Daddy, anak. Pero ayaw mo ba makatabi ako sa pagtulog today? Malumanay na tanong ni Julius kay Ayla. Umiling ang inosenteng si Ayla, sabay baling ng tingin niya sa kanyang ina. Gusto po, pero mas gusto ko po ng baby brother para may kalaro ako. Nakangiting sagot ni Ayla na siyang nagpatigil kay Julius at nagpaubo kay Carla. Napatingin si Julius at Carla sa isa't isa. Baby, kasi hindi natapos ni Carla ang gusto niyang sabihin nang unahan siya ni Julius na magsalita. Yes, baby. Tabi nga kami ng mami mo para magkaroon ka ng baby brother. Okay na ba sa'yo? Walang pagdadalawang isip na napatingin ang masama si Carla kay Julius dahil sa sinabi nito. Akmang sasagot na sana si Carla kay Julius nang bigla na naman siya nitong unahan sa pagsasalita. Come on, baby. Play ka muna doon. Magluluto muna si Daddy ng food natin mamaya. Nakangiting wika ni Julius kay Ayla. Agad-agad na tumango si Ayla kay Julius sabay takbo ng inosenteng batang babae sa sala. Pagkaalis ni Ayla sa harap ng kanyang mga magulang, ay doon nagkaroon ng pagkakataon si Carla para seryosong harapin ang dating kasintahan. Ano bang sinasabi mo sa anak ko, ha? Anong tabi? Anong baby brother? Sunod-sunod na tanong ni Carla kay Julius. Hindi naman alam ni Julius kung matatawa o kung ano ang dapat niyang maging reaksyon sa tanong ng dating nobya. Halata sa boses nito na naiinis ito ngayon. Ano? Ngingiti ka lang dyan? Hindi ka sasagot? Mariing tanong ni Carla kay Julius. Nakangiting humarap si Julius kay Carla. Saglit niyang tinigil ang ginagawang paghihiwa para humarap sa dating nobya. First of all, babe, hindi mo lang anak si Ayla. Anak natin. Anak ko at anak mo. Pangalawa, anong magagawa mo? Gusto niya ng baby brother. E di pagbigyan na natin. Tutal, nasa tamang gulang na ang anak natin para magkaroon ng kapatid. Sagot ni Julius na siyang nagpatigil kay Carla. Ano? Mahiya ka nga. Matagal na tayong wala. At hindi ako easy to get, no? Masungit na sagot ni Carla kay Julius na nagpangiti lang lalo sa negosyante.
Sino bang nagsabi na easy to get ka, baby? Don't worry. I will court you first. At pag sinagot mo na ako, doon na natin gagawin ang baby brother na hiling ng anak natin. Mayabang na usal ni Julius sa dating nobya. Tila kampanteng-kampante siya na sasagutin siya ni Carla. Tumaas ang kilay ni Carla habang nakatingin ng seryoso kay Julius. Hindi alam ni Carla kung paano sasagot sa sinabi ni Julius. Kaya imbis na sagutin ang huling sinabi ng dating nobyo, pinagwalang bahala na lang ito ni Carla at nakasimangot na pumunta sa kanyang anak na ngayon ay masayang naglalaro. Makikipaglaro sana si Carla kay Ayla nang biglang nagring ang phone niya. Kaya walang pag-aalinlangang sinagot niya ito. Samantala, abang abala sa kanyang pagluluto ng hapunan si Julius, hindi niya mapigilan ang sayang nararamdaman sa oras na yun. Dati, pangarap lang ng binata na magkaroon ng pamilya na kasama si Carla. At ngayon, nangyari na nga. Kaya sa mga oras na yun, isang bagay ang gustong gawin ni Julius. At yun na ay ligawang muli ang dating nobya na si Carla. Oo, 7 taon na simula nang maghiwalay silang dalawa. Ngunit kailanman, hindi na wala ang nararamdaman niya para sa dating nobya. Kaya ngayong nasa piling ulit ni Julius si Carla at ang kanilang anak, sinisigurado ni Julius na kailanman walang sino ang pwedeng makapaghiwalay ulit sa kanila, sa kanyang mag-ina, kahit pa ang kanyang sariling nanay. Daddy, I saw my room po! Ang daming toys at teddy bear! Masayang wika ni Ayla kay Julius. Nandito na silang tatlo sa dining para kumain ng hapunan na niluto ni Julius. Ngumiti si Julius sa kanyang anak bilang sagot. Masaya akong nagustuhan mo, baby. Sabihin mo lang kung anong gusto mo pa, ha? Nakangiting sagot ni Julius kay Ayla. Sa kabilang banda, hindi naman maitago ni Carla ang kanyang sayang nararamdaman. Kanina sa mall, hanggang dito sa bahay ni Julius, ramdam na ramdam ni Carla ang pagmamahal ng dating nobyo sa kanilang anak na siyang sobrang pinagpapasalamat ni Carla. Nakangiti lang at tahimik na nakatingin si Carla sa kanyang mag-ama. Nasa loob na silang tatlo sa kwarto ni Ayla, kung saan pinapatulog ni Julius si Ayla. Gamit ang pagbabasa ng kwentong pambata, hindi na ba namalaya ni Carla na tumutulo na ang kanyang mga luha habang nakatingin sa mag-ama. Abala si Julius sa pagbabasa ng bedtime stories sa kanyang anak nang marinig niya ang hikbi ng dating nobya. Kaya walang pagdadalawang isip na itinigil ni Julius ang pagbabasa. Tamang-tama rin na nakatulog ng anak nilang si Ayla bago sa tuluyang lumapit sa dating nobya. Dali-daling pinunasan ni Carla ang mga luha na tumutulo sa kanyang mga mata nang mapansin niya ang pagtingin ni Julius sa kanya. Akmang tatalikod na sana si Carla para lumabas ng kwarto ni Ayla nang bigla siyang pigilan ni Julius. What's wrong? Malambing na tanong ni Julius kay Carla. Napayuko si Carla dahil sa kabang nararamdaman, sobrang lapit ni Julius sa kanya. Why are you crying, baby? Malumanay na tanong ni Julius sa dating nobya na hindi nakasagot. Kaya kahit kinakabahan ng mga oras na yun, nakagat ni Carla ang kanyang labi bago dahan-dahan na nag-angat ng tingin sa dating nobyo. Masaya lang ako. Salamat. Salamat sa pagtanggap sa ating anak. Utal na sagot ni Carla sa tanong ni Julius. Napangiti naman si Julius dahil sa sinabi ni Carla. Kaya hinawakan ni Julius ang dalawang kamay ni Carla sabay titig ng negosyante sa mukha ng dating nobya. Shh! Ako dapat ang magpasalamat. Salamat kasi kahit sa ginawa ng mama ko noon, pinili mo pa rin na buhayin siya. Ang tapang mo para mabuhay siya ng 6 na taon. Umiling si Carla bilang sagot kay Julius. Anak ko siya. Anak natin. At mahal na mahal ko siya. Naluluhang sagot ni Carla sa dating nobya. At mahal na mahal ko din kayong dalawa. Usal ni Julius na siyang nagpatigil kay Carla. Gulat at hindi agad nakasagot si Carla sa sinabi ni Julius. Hindi natapos ni Carla ang gusto niyang sabihin nang bigla ulit siyang putulin ni Julius na magsalita. Mahal kita. Mahal pa rin kita, Carla. At seryoso ko sa sinabi ko kaninang liligawan ulit kita. Hanggang bigyan mo ulit ako ng karapatan sa buhay mo. At ipinapangako ko sa iyo, kung noon wala akong nagawa para ipaglaban ka. Ngayon, buong puso ko kayong ipaglalaban ni Ayla. Kayo na ang buhay ko, love. At hindi ko kakayanin na mawala kayo.
wika ni Julius na nagpatahimik kay Carla dahil sa gulat. Tatlong araw simula nang tumira si Carla at Ayla sa poder ni Julius. Masasabi ni Carla na sa tatlong araw na lumipas, maliban sa kanya ay sobrang saya din ang anak nila. At sa tatlong araw din na lumipas, muling nakaramdam si Carla ng hindi maipaliwanag na nararamdaman para sa kanyang nobyo. Sinabi ni Julius na muli siyang liligawan nito. At mukhang tinutuot talaga ng negosyante ang sinabi niya. Pinagluluto at pinagsisilbihan. Hatid sundo ang anak nilang si Ayla sa school. At si Julius na rin ang naglalabas sa mga labahan nila. At may pabulaklak pa ito parati sa kanya. Hindi pa alam ni Carla kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa dating nobyo. Pero sa mga araw na yon, alam ni Carla na sobrang saya niya. Let's date? Nakangiting wika ni Julius kay Carla. Kakahatid lang nilang dalawa sa anak nila sa school. At dahil nga si Julius ang may-ari ng sariling kumpanya, pwede siyang lumiban hanggang kailan niya gusto. Nagtatakang tumingin si Carla kay Julius. Hindi alam ni Carla kung tama ba ang narinig niya sa sinabi ni Julius. Ha? Takang tanong ni Carla sa dating nobyo na ngayon ay manliligaw niya na. Hindi naman maiwasan ni Julius na mapangiti. Napapansin ang bigla ang pag-iba ng ekspresyon ng dating nobya. Date! I want to date you. Like the old times? I know, miss mo na Enchanted Kingdom, right? Nakangiting sagot ni Julius kay Carla. Hindi naman agad nakasagot si Carla sa sinabi ni Julius. Pero dahil sa gusto rin ni Carla na makasama si Julius, walang pagdadalawang isip na tumango siya sa negosyante. Labis ang kasiyahan na nararamdaman ni Julius na tumango si Carla sa kanya. Kaya dali-daling nagmaneho si Julius papunta sa Enchanted Kingdom, kung saan madalas silang mag-date noong dalawa. Wala pang isang oras ay nakarating na si Carla at Julius sa Enchanted Kingdom. Sabay silang dalawang pumasok sa lugar. Pareho silang nakangiting dalawa dahil parehong memorable ang lugar na ito para sa kanila. Wait lang, Carl. Masayang sabi ni Julius kay Carla sabay punta ni Julius sa ticket booth para bumili ng ticket. At nang sa ganon ay makasakay sila sa Ferris wheel at sa iba pang rides dalawa ng magkasama. Anong gusto mong sakyan natin una, mahal kong Reyna? Malambing na tanong ni Julius kay Carla na nagpatigil sa dalawa. Hindi agad nakareact si Carla sa sinabi ni Julius. Kaya imbis na sumagot sa kanyang dating nobyo, tinitigan lang ni Carla ang tiket na hawak ni Julius. Tipid nang umiti si Carla kay Julius. Ikaw na ang mamili, susunod lang ako. Okay, madaling kausap si Julius. Unahin na natin yung Ferris wheel. Sagot ni Julius kay Carla sabay turo niya sa Ferris wheel. Tumango si Carla sa dating nobyo na nagpangiti sa negosyante. Hinawakan ni Julius ang kamay ni Carla para hilahin papunta sa Ferris wheel. Sabay silang pumasok sa loob at umupo ng magkaharap. Natutuwa naman si Julius na makitang masaya si Carla. Noon pa man, simula nang maghiwalay sila, hangad na ni Julius ang maging masaya si Carla. Kahit pa hindi siya ang dahilan noon. Masaya si Carla habang nakatingin sa labas ng Ferris wheel. Ngayon lang ulit nakaramdam ng kalayaan si Carla sa buong buhay niya. Pero ang masayang ngiti ni Carla ay biglang naglaho nang makitang tahimik at seryosong nakatingin sa kanya si Julius. Okay ka lang? Tanong ni Carla kay Julius. Tipid nang umiti si Julius kay Carla bilang sagot. Naisip ko lang, kung hindi tayo naghiwalay, eh di sana kasal na tayo ngayon, no? At malamang, may kapatid na talaga si Ayla. Kung hindi lang ako naduwag. Seryosong sagot ni Julius na nagpabigla kay Carla. Napakagat sa kanyang labi si Carla habang nakatitig sa mukha ng dating nobyo. Past is past. May mga pangit na nangyari sa nakaraan. Pero ang maganda naman dun ay nag-grow ka as a person. At higit sa lahat, kasama mo na si Ayla. Nakangiting sagot ni Carla kay Julius. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Julius bago muling magsalita. But still, kung noon pa man nakaya na kitang ipaglaban kay Mama, eh di sana masayang-masaya na tayong tatlo ngayon. Tumango si Carla sa dating nobyo dahil sa sinabi nito. Masaya na naman tayo ngayong tatlo, diba? Tsaka naiintindihan ko. At tapos na yun. Ang mahalaga ngayon, lahat tayo natuto at kasama mo na si Ayla. Isang matamis na ngiti ang ginawad ni Julius kay Carla bago tuluyang hinawakan ni Julius ang dalawang kamay ni Carla. Julius,
Alam kong ilang beses ko na itong sinabi, pero uulitin ko pa rin. Carla, mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin na si Ayla. At pinapangako ko sa'yo sa oras na sagutin mo ko. Hinding-hindi ko nahahayaan na mawala pa kayong dalawa sa akin. Putol ni Julius sa sasabihin ni Carla. Umiling si Carla dahil sa narinig mula sa dating nobyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carla sa paraan ng pagtitig ni Julius sa kanya. Julius, hindi ko. Hindi natapos ni Carla ang dapat niyang sabihin nang muli siyang unahan ni Julius sa pagsasalita. Shh, hindi kita binamadali. Alam kong may pag-aalinlangan pa sa puso. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, nakahanda ako. Handa akong maghintay. Hanggang dumating ang araw na handa ka nang papasukin ulit ako sa puso mo. Wika ni Julius na tuluyang nagpatulo ng luha ni Carla. Sasagot na sana si Carla kay Julius nang huminto ang Ferris wheel na sinasakyan nila ni Julius. Kaya tulalang bumaba sa Ferris wheel si Carla. Hindi pa rin maproseso sa isip niya ang mga sinabi ni Julius sa kanya kanina sa loob ng Ferris wheel. Tulad ng sinabi ko, hindi mo kailangang sumagot ngayon, Carl. Tsaka na, paghanda ka na. Nandito lang ako maghihintay sa'yo. Pangako. Usal ni Julius na nagpatahimik kay Carla. Tulala at wala pa rin sa kanyang sarili si Carla hanggang makauwi sila ni Julius sa bahay. Pero akala ni Carla, babalik na sa normal ang kanyang paghinga nang biglang isang tao ang hindi inaasahan na makita ni Julius. Son, bakit pa naman hindi sinabi sa akin na wala ka ngayon dito? Hinintay ka tuloy namin ni Claire. Wika ng nanay ni Julius na nagpatahimik na lang kay Carla. May kasamang isang magandang babae ang ginang na alam ni Carla na siyang gusto ng ina ni Julius para sa anak nito. Kaya imbis na humarap sa ginang si Carla, napayuko na lang siya dahil sa hiyang nararamdaman ng mga oras na yun. Base sa mukha ng babaeng kasama ng mama ni Julius, alam na alam niya na tanggap na ni Carla. Wala siyang laban sa Claire na yun. Talo pa rin siya hanggang ngayon. Mama, bakit hindi niyo kasama si Daddy na sumundo sa akin? Inosenteng tanong ni Ayla kay Carla. Wala namang masagot si Carla kay Ayla. Hindi alam ni Carla kung paano ipapaliwanag sa anak na nandoon sa bahay ng daddy niya ang lola niya. Kanina, bago sunduin ni Carla si Ayla, halata sa mukha ng ginang na ina ni Julius ang gulat na makita siya nakasama si Julius. Kaya kahit labis-labis ang kabang nararamdaman ng mga oras na yon ni Carla, lakas loob siyang nagpaalam kay Julius para pumunta sa school ng anak nila. At habang nasa daan, hindi mapigilan ni Carla na maisip ang mga panahon na pinagtatabuyan siya ng mama ni Julius. Kaya dahil sa takot na madamay ang anak na si Ayla, naisipan ni Carla na lumayo na muna sa dating nobyo. Mama, bakit po ulit tayo nandito sa bahay natin? Akala ko po babalik na tayo sa house ni Daddy. Sunod-sunod na tanong ni Ayla sa kanyang ina na abala ngayon sa mga sampagita at rosas niya. Sandaling itinigil ni Carla ang ginagawa at seryosong humarap sa kanyang anak. Baby, kasi busy pa si Daddy, kaya dito na muna tayo. Pwede ba yun? Malumanay na tanong ni Carla kay Ayla. Tumango si Ayla sa kanyang ina bilang sagot. Sige po, Mama. Maglalaro na po muna ako. Masayang sagot ni Ayla kay Carla. Tumango si Carla kay Ayla bilang pagsang-ayon. Pag-alis na pag-alis ni Ayla sa harap ni Carla para maglaro, doon naman lumapit si Cheska kay Carla. Bes, sigurado ka ba talaga? Lalayo kayo kay Julius? Tanong ni Cheska kay Carla. Isang walang kabuhay-buhay na tango ang sinagot ni Carla kay Cheska bago seryosong tumingin sa kaibigan. Alam kong selfish ang gagawin ko. Ang totoo niyan, kanina pa siya tawag ng tawag sa akin. Pero anak ko lang ang iniisip ko. Oo, aaminin ko. Mahal ko pa rin siya. Pero alam ko rin na kahit balik-balik ta rin pang mundo, hinding-hindi ako matatanggap ng mama niya. Ayoko lang na maging dahilan yun para masaktan si Ayla. Seryosong sagot ni Carla kay Cheska. Pero tinatawagan ka na niya at hindi mo siya sinasagot. Malamang nag-aalala na yun sa inyo. At malay mo naman kung nagbago na yung mama niya. Umiling si Carla sa kaibigan. Hindi ko alam, Ches.
Basta sa oras na to, hindi ko kayang makausap si Julius. Walang ganang sagot ni Carla sa tanong ng kaibigan. Selfish nga ang desisyong ginawa ni Carla, pero para sa kanya, sa isang ina, ayaw lang ni Carla na madamay ang anak niya. Ayaw lang ni Carla na maranasan ni Ayla ang mga naranasan niya. Samantala sa isang bar, hindi naman mapakali ang negosyanteng si Julius. Kanina pa siya tumatawag at nagtitext kay Carla, pero ni isa sa mga yon, walang sinagot ang dating nobya. At alam ni Julius na dahil yon sa mama niya, na ngayon ay nasa bahay. Bro, akala ko ba bumalik na si tita kasama ni Claire? Bakit wala ka sa inyo? To celebrate? Takang tanong ni Jake kay Julius. Tell me, paano ako magsasaya knowing na wala sa bahay ang mag-ina ko? Seryosong tanong ni Julius kay Jake. You mean, umalis sila Carla at Ayla? Bakit? Tanong ni Jake kay Julius. Seryosong humarap si Julius sa kaibigan bago sagutin ang tanong nito. I will just let her for today, pero hindi ko hahayaan na hindi sila bumalik sa akin. They are my life, at hindi ko kakayanin na mawala ulit sila sa akin sa pangalawang pagkakataon. Mariing sagot ni Julius kay Jake. So, how about tita? What's your plan? Tanong ni Jake kay Julius. Umiling si Julius sa kaibigan bilang sagot. Gusto man ni mama o hindi si Carla, wala na akong pakialam. Kung noon hinayaan kong mawala si Carla sa akin dahil kay mama. Ibang usapan na ngayon, Jake. May island na kami. Kaya pasensyahan na lang. Dahil ang mag-ina ko ang pipiliin ko kahit anong mangyari. Seryosong sagot ni Julius na siyang nagpangiti kay Jake. Sa kabilang dako, patulog na sana si Ayla at Carla nang biglang nagsalita si Ayla na siyang ikinatigil ni Carla. Mama, sana po bukas kasama na natin si Daddy. Miss ko na po siya. Tipid nang umiti si Carla sa anak bago ito niyakap ng mahigpit. Baby, mahal na mahal ka ni Daddy. Yan ang wag na wag mong kakalimutan ha. Mahal na mahal ka naming dalawa. Nakangiting sagot ni Carla kay Ayla. Hindi naman mapigilan na umiyak ni Carla nang bigyan siya ng halik ni Ayla sa pisngi bago siya muling yakapin ang anak. Mama, ipagdadasal ko po kay Papa God na kung ano man yung problema niyo ni Daddy, maging okay na po kayo. Para happy family na po tayong tatlo. Tsaka po, diba, promise nyo ni Daddy sa akin, bibigyan nyo pa ako ng baby brother. Gumuso at natulala si Carla sa sinabi ni Ayla na hindi na nagawa ni Carla na sumagot sa kanyang anak. Kaya imbis na magsalita, muling niyakap ni Carla si Ayla bago ipikit ang kanyang dalawang mata at bumulong. Sana nga anak, sana nga. Kinabukasan, maagang nagising si Carla para maghanda ng makakain nila ni Ayla. Akmang hahalik si Carla sa noonang anak, nang laking gulat ni Carla na wala na sa tabi niya si Ayla. Kaya dali-daling bumangon si Carla sa kanyang higaan para hanapin si Ayla, nang may marinig siyang ingay sa kanilang sala. Pumunta si Carla sa sala at doon nakita niya ang anak na masayang nakikipag-usap kay Julius. Mama! Masayang bati ni Ayla sa kanyang ina. Gulat at kinakabahan man, tipid nang umiti pa rin si Carla sa kanyang anak bago humakbang papalapit sa kanyang mag-ama. Paano hindi natapos ni Carla ang gusto niyang sasabihin nang walang pag-aalinlangang niyakap siya ni Julius na nagpatigil kay Carla. I missed you, love. Miss na miss ko na kayo ni Ayla. Malumanay na usal ni Julius kay Carla. Umiling-iling si Carla. Anong ginagawa mo dito? Baka hanapin ka ng mama mo. Tapos di pa si Claire? Gusto niya yun para sa'yo. Mahinang sagot ni Carla sa maliit na boses kay Julius. Hindi naman mapigilan ni Julius na mapangiti dahil sa sinabi ni Carla. Hindi maiwasan ng negosyante na mag-isip na nagsiselo si Carla kay Claire na pinsan niya. Kunot noon na tumitig si Carla kay Julius nang makitang nakangiti ito. Anong nakakatuwa ha? Takang tanong ni Carla kay Julius. Umiling si Julius kay Carla bilang sagot. Nothing, love. Natutuwa lang ako na malaman na nagsiselos ka pala sa pinsan ko. Kaya ka ba agad umalis sa bahay, ha? Dahil iniisip mo na baka siya yung gusto ni mama para sa akin. Hindi naman makapaniwala si Carla sa narinig sa bibig ni Julius. Pinsan niya yung Claire? At ako nagsiselos? Kausap ni Carla ang kanyang sarili.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Julius bago hawakan ang dalawang kamay ni Carla at dahan-dahan itong pinaharap sa kanya. Love, noon pa man, wala na akong ibang babaeng minahal kundi ikaw lang. Oo, duwag ako noon na ipaglaban ka. Pero kahit kailan, even after 7 years, ikaw pa rin. Kaya hinding-hindi kita kayang ipagpalit kahit kanino. Wika ni Julius na siyang nagpatigil kay Carla. Napakagat ng kanyang labi si Carla dahil sa sinabi ng dating nobyo. At nang magsasalita na sana si Carla, biglaan silang niyakap ng kanilang anak na si Ayla na nagpangiti kay Carla at Julius. Yay! Bati na si Mama at Daddy! Happy family na ulit kami! Masayang wika ni Ayla. Sasagot na sana si Julius sa sinabi ng anak nilang si Ayla nang biglang isang boses ng ginang na kilalang kilala nilang dalawa ni Carla ang sumingit sa usapan nila. Sabay lumingon si Carla at Julius sa pinanggalingan ng boses. Walang pagdadalawang isip na hinila ni Carla si Ayla para itago sa kanyang likod bago humarap sa ina ni Julius. Mama, anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Julius sa kanyang ina. Tipid nang umiti ang ginang kay Julius bago ibaling ang kanyang tingin kay Carla. Tila tumigil ang oras ni Carla nang humarap ang ginang sa kanya. Kaya kahit na kinakabahan, yumuko pa rin si Carla sa ginang upang magbigay galang. Magandang umaga po. Bati ni Carla sa ginang. Ma, kung anong plano nyo, huwag yun na pong ituloy. Hinding-hindi ko iiwan ang mag-ina ko. Wika ni Julius sa kanyang ina. Umiling si Doña Felicidad, ang mama ni Julius. I'm just here because I want to talk to Carla. Kahit saglit lang. Malumanay na sagot ng ginang sa sinabi ni Julius. Hindi pa sana papayag si Julius sa gusto ng ina nang biglang hawakan ni Carla ang kamay niya. Sandali lang, ikaw na munang bahala sa anak natin. Nakangiting wika ni Carla kay Julius. At dahil nga pumayag na si Carla na kausapin ang mama ni Julius, kahit ayaw ng negosyante, umayag siya sa hiling ng dating nobya. Kinuha ni Julius si Ayla para dalhin sa labas. At nang masiguro na ni Carla na nasa labas na ang kanyang mag-ama, doon lang buong tapang na humarap si Carla sa ginang na ayaw sa kanya noon pa. Huminga muna ng malalim si Carla bago magsalita sa harap ng donya. Kung pumunta po kayo dito para palayuin kami ng anak ko kay Julius, humihingi po ako ng tawad kasi hindi ko na kaya. Bukod po sa ayaw kong mawalan ulit ng tatay ang anak ko. Buong 6 na taon po ni Ayla, hindi niya nakasama si Julius. Kaya gusto kong ibigay to sa anak ko. Isa rin pong dahilan ko ay mahal ko pa po yung anak niyo. Mahal na mahal ko po si Julius noon hanggang ngayon. Wala akong ibang lalaking gustong makasama sa buhay ko kundi siya lang po. Kaya patawarin niyo po ako kung hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala si Julius ulit sa 2nd pagkakataon. Buong tapang na wika ni Carla sa ginang na siyang nagpangiti sa Donya. Umiling-iling si Doña Felicidad bilang sagot kay Carla. Akala ni Carla sasampalin siya ng Donya dahil sa sinabi niya. Pero laking gulat ni Carla nang bigla siyang yakapin ng Donya. Sabay ng pagyakap ng ginang kay Carla, ay rinig na rinig ni Carla ang pag-iyak ng Donya habang yakap-yakap siya. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa iyo noon. Pangako, hindi na yun mauulit ngayon. Basta, wag na wag ka na ulit mawawala sa buhay ni Julius. Nang mawala ka sa kanya noon, nag-iba na siya. Kaya labis-labis ang aking pagsisisi sa ginawa ko noon. Nandito ako ngayon para sabihin na sana muli mong tanggapin si Julius sa buhay mo, iha. Hindi alam ni Carla kung paano sasagot sa ginang pagkatapos ng mga sinabi nito. Kaya imbis na magsalita, nakangiting tumango si Carla sa ginang bilang sagot. Samantala, dahil hindi nga mapakali sa kakaisip kung ano ang mangyayari sa nanay niya at sa babaeng mahal niya, pumasok na ulit si Julius sa loob ng bahay nila Carla sa pag-aakalang pinapalayo na naman ng ina niya si Carla sa buhay niya. Ma, anong nangyayari? Nakang tanong ni Julius sa ina nang madat na niya itong nakikipagtawanan kay Carla. Isang malapad na ngiti ang sinagot ng donya kay Julius bago magsalita. Wala lang iho.
Tinatanong ko lang si Carla kung kailan kayo ikakasal. Nakangiting sagot ng Ginang na nagpatigil kay Julius dahil sa gulat. Habang nagpangiti naman ang malapad kay Carla dahil sa labis na sayang kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Sayang walang kapantay dahil sa wakas, maayos na sila at tanggap na siya ng ina ng lalaking pinakamamahal niya. 3 araw pagkatapos magkaayos ni Carla at ng mama ni Julius, parati na siyang sinasama ng Ginang sa mga lakad nito. Mapasalon man o mapamall man. Noong una, hanggang pangarap lang para kay Carla na maging close ang mama ni Julius. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang dalagang si Carla na nangyayari na ang mga bagay na dating panaginip lang para sa kanya. Iha, I know mas sexy ka. Oras na isuot mo yun sa honeymoon nyo ng anak ko. Nakangiting wika ng Ginang kay Carla. Bigla namang nahiya si Carla sa sinabi ng Ginang. Nahihiya siya sapagkat hindi pa naman nila pinag-uusapan ni Julius ang kasal. Oo nga, nagkabalikan na silang dalawa. Wala nang ligaw-ligaw dahil alam naman ni Carla na mahal niya pa rin ang kasintahan. Kaya bakit pa magpapakipot? Papunta na si Carla at ina ni Julius sa isang restaurant para kumain ng lunch nila. Tahimik lang si Carla sa kanilang biyahe hanggang sa makarating sila sa restaurant ng Ginang. Buong akala ni Carla, sila lang dalawa ng Ginang ang kakain ng lunch. Pero laking gulat ni Carla na makita ang nobyong si Julius sa loob ng restaurant. May mic itong bit-bit at nasa taas ng stage. Pagpasok na pagpasok ni Carla sa loob ng restaurant ay doon naman nagsimulang tumugtog si Julius kasama ng ibang mga singer. Kinakanta ngayon ng nobyo ang paboritong kanta niya na Tahanan. Hindi naman maiwasan ni Carla na mapaluha dahil sa pagkanta ng nobyo. Takang tumingin si Carla sa Ginang pero ngumiti lang ito ng matamis sa kanya. Natapos na ang kanta ni Julius. Buong akala ni Carla ay pupunta na ang nobyo sa kanya. Pero laking gulat ni Carla nang lumuhod si Julius sa harap niya na siyang ikinagulat nito. Nagtataka man sa ginawa ni Julius, may ideya na siya sa gustong gawin ng nobyo. Kaya hindi mapigilan ni Carla na matuwa dahil maliban sa pagawang harana ni Julius sa kanya, may pabuke of flowers pa itong nalalaman na inabot ng waiter sa kanya. Nanginginig man dahil sa kanyang kabang nararamdaman sa oras na yun. Dahan-dahan pa rin niyang hinakbang ang kanyang dalawang paa palapit sa kanyang nobyong si Julius. Para saan to? Utal na tanong sa kanya ni Carla. Isang matamis na ngiti ang ginawad ni Julius kay Carla dahil sa tanong nito. Alam kong nagsisimula pa tayo. Pero baby, I just want you to know na wala akong ibang gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang, Carla. Kayo ni Ayla at ng magiging anak pa natin sa hinaharap. Sigurado na ako sa'yo, mahal. Kaya sana, ganun ka rin sa'kin. I want to wake up in the morning na ikaw yung una kong nakikita. Gusto ko matulog sa gabi na katabi kita. Please, marry me, love. Marry me and say yes. Julius, mahinang tawag ni Carla sa kanyang nobyo. Wala na akong ibang taong nakikita na makakasama ko hanggang sa huli, kundi ikaw lang. Gusto kitang pagsilbihan sa buong buhay ko. Hinding-hindi na ako maduduwag ngayon. Buong puso ko na kayong ipaglalaban ni Ayla at ng mga magiging anak pa natin. Ikaw lang ang gusto ko na makasamang bumuo ng pamilya. Sana ganun ka rin sa akin. Putol ni Julius na dapat sabihin ni Carla. Hindi makapaniwala si Carla sa mga sinabi ni Julius. Pero hindi na inisip ito ni Carla. Lalo na at sa oras na yun, isa rin ang gustong mangyari ni Carla. Ang makasal na kay Julius sa lalaking nag-iisang minamahal niya. Yes, Julius. I will marry you. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Carla sa kanyang nobyo. Hanggang tumutulo na ang kanyang luha sa mga mata. Buong akala ni Carla na hanggang panaginip na lang siya. Na hanggang asa na lang siya sa dadating na araw na maikakasal sa lalaking iniibig na si Julius. Kaya hindi lubos sa kalain ni Carla na mangyayari na ito sa wakas. Hindi naman makapaniwala si Julius sa sinabi ng kanyang nobya, kaya agad-agad siyang tumayo mula sa pagkakaluhod at hinawakan ang kamay nito. You'll marry me, baby? Tama ba? Pumapayag ka na? Sunod-sunod na tanong ni Julius kay Carla. Ngumiti si Carla sa tanong ng nobyo bago tumango. At dahil sa sayang nararamdaman ni Carla sa oras na yon, isang mabilisang paghalik sa labi ng nobyo ang ginawa ni Carla na siyang ikinatigil ni Julius. Yes, love. I'll marry you. Nakangiting sagot ni Carla sa nobyo na nagpatulo ng luha ni Julius.
dali-daling sinuot ni Julius ang singsing na kanyang pinagawa sa ibang bansa para sa babaeng papakasalan niya balang araw. Matagal na itong pinagawa ni Julius. Hinihintay niya lang na bumalik si Carla sa buhay niya. I can't wait to marry you, baby. Hindi na ako makapaghintay na mabigyan natin si Ayla ng baby brother. Nakangiting usal ni Julius sa kanyang fiancé na si Carla. Mahal din kita, Julius. Noon pa man, ikaw lang, wala nang iba. At yes, hindi na rin ako makapaghintay na ikasal tayo. Excited na ako. Sincere na sagot ni Carla kay Julius na nagpangiti sa kanyang fiancé. Sa oras na yon, isa lang ang bukod-tanging hiling ng dalagang si Carla. Ang maikasal na sa kanyang nobyong si Julius at mamuhay ng tahimik kasama nito, kasama si Ayla at ng magiging anak pa nila. Pagod na pagod man si Carla sa kanyang trabaho, napapawi agad tuwing nakikita ang kanyang dalawang anak na si Ayla at Carlo. Magkalapit na magkalapit ang dalawang magkapatid na siyang ikinatutuwa na mag-asawang si Carla at Julius. 4 years nang mag-asawa si Carla at Julius at sa 4 na taon na yun ni hindi nagbago si Julius ng pakikitungo sa kanya. Kung ano si Julius noon, ay ganun pa rin siya hanggang ngayon kay Carla. Mahal na mahal pa rin ni Julius ang kanyang buong pamilya. Marami mang pagsubok ang dumaan sa kanilang dalawa, hindi naging hadlang yun para mas lumalim ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. At ngayon ngang araw na umuwi si Carla sa kanila na may ngiti sa kanyang labi dahil sa isang sorpresa na sasabihin niya sa kanyang mga anak at asawa. Dahil nga masayang nagtatawanan ang kanyang pamilya pag-uwi ni Carla, naisip ni Carla na bukas na lang ituloy ang kanyang mga plano at nakipaglaro na lang sa kanyang pamilya. Kinabukasan, Baby, anong nangyari? Okay ka lang? May nararamdaman ka ba sa katawan? Nag-aalalang tanong ni Julius sa kanyang asawa. Tumango si Carla bilang sagot kay Julius. 5:00 na ng umaga nang biglang naramdaman ni Carla ang pagsusuka. Kaya dali-dali siyang bumangon para pumunta sa CR para sumuka. Nababahala naman na sumugod si Julius sa kanyang asawa na nagising nang marinig ang pagsusuka ni Carla. Love, tell me, why so silent? May masakit ba sa'yo? Gusto mo kumain? Just tell me, lahat bibilhin ko para sa'yo. Malumanay na tanong ni Julius sa asawang si Carla. Inalalayan ni Julius si Carla na mapaupo sa sala, tsaka nag-aalalang humarap sa kanyang asawa. Kunot noon naman siyang tinitigan ni Carla sa mukha. Tila hindi nagustuhan ng asawa ang sinabi niya. Mukha ba akong gutom ha? Inis na tanong ni Carla kay Julius. Umiling si Julius bilang sagot. Of course not. I just want to make sure na okay ka at mabibigay ko kung ano yung gusto mo. Gusto mo pumunta sa ospital? Malambing na tanong ni Julius kay Carla. Hindi naman mapigilan ni Carla na umiti dahil sa tanong ng kanyang asawa. Normal lang to. Okay lang ako. Sagot ni Carla kay Julius. Taka naman na tumingin si Julius kay Carla. Normal? Love, anong sinasabi mo? Sunod-sunod na tanong ni Julius kay Carla. At doon na nga, umiti ng matamis si Carla sa kanyang asawa bago kinuha ang kahapon niya pang itinatago. Inabot ni Carla ang pregnancy test na hawak ng asawang si Julius. At labis naman ang gulat ni Julius na makita ang dalawang red lines sa pregnancy test. Agad-agad niyakap ni Julius si Carla. I love you! Thank you! Thank you so much, a blessing! Nakangiting wika ni Julius kay Carla. You love me? Talaga? Tanong ni Carla kay Julius. Hindi naman inaasahan ni Julius ang tanong ng kanyang asawa. Of course, baby. Mahal kita sobra. Lalo na ngayon, mas minahal pa kita. Sagot ni Julius kay Carla. Really? Hindi makapaniwala ang tanong ni Carla sa asawa. I love you always, baby. Kayo ng future baby natin. Mahal na mahal ko kayo. At lahat gagawin ko para sa inyo. Napaluha si Carla sa naging sagot ni Julius. Hindi alam ni Carla kung anong nagawa niya sa buhay para ibigay ng may kapal ang lalaking si Julius sa kanya. Nataranta naman si Julius na makitang umiiyak ang kanyang asawang si Carla. Kaya agad niya itong niyaka para mapakalma. Tama na, love. Huwag ka nang umiyak. Makakasama yan sa iyo at kay baby. Basta, lagi mo lang tandaan na kahit anong mangyari, kahit anong bagyong dumaan, at kahit sino ang humadlang, hinding-hindi ako bibitaw. Andito ako palagi sa iyo araw-araw. Sincere na pangako ni Julius kay Carla. At sa mga oras na yon, isang bagay ang sigurado si Carla. Napanghabang buhay niyang ipagpapasalamat sa Diyos
na binigay si Julius sa kanya ang lalaking nag-iisang mahal niya. Wakas! Ang pagmamahal, marunong magpatawad, marunong umunawa, marunong tumanggap ng mali. Kaya sana, sa kwento ni Carla at Julius, naway matutunan natin na bigyang pansin ang puso natin at matuto tayong buksan ito para muling magmahal. Maraming maraming salamat po sa ating mga avid listeners. Hi po kay Bernie from Palawan, Arlene Sackman from Libya, Evelyn Meller from Germany, Ramon Castro from Milan, Italy, Theresa Melvida from Dubai at Aida Iligan from Bahrain. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.